Welcome back mga kabasketball. Well, narito na ang part 2 ng ating PBA pagbabalik tanaw kung saan ating kakamustahin ang ilan pa sa mga dating naging PBA import. Pero bago yan, maraming salamat muna sa mga nasayahan sa part 1 ng ating segment at sa marami nating kabasketball na nag-send ng kanilang messages at mga requests. Unang import na ating kakamustahin ay itong si Derek Hamilton. Isa itong star player para sa University of Southern Mississippi kung saan nadala naman niya sa kampiyonato ang kanyang koponan. Dahil dito ay nakuha ito ng New Jersey Nets noong 1988 NBA Draft ngunit hindi naman nabigyan ng kontrata. Dahilan ito para sumubok siyang maglaro sa abroad. Una siyang sumabak sa bansang Israel para sa koponan ng Tel Aviv. 1990 naman nang maglaro ito sa PBA para sa nooy koponan ng Pepsi Mega Hotshots kung saan marami nga ang napahanga nito dahil sa kanyang leksi at taas umalon. At alam nyo ba na nagkaroon pa ito ng isang TV commercial para sa isang brand ng cola? ?1996 naman nang magbalik PBA ito para sa koponan ng Alaska kung saan isa ako sa mga humanga sa galing nito kung dumakdak. Lamang ay napauwi ito dahil nagpositibo sa drug test at nabigyan naman ng lifetime ban ng PBA. Commissioner's Cup noon at naging replacement import naman niya si Sean Chambers na dapat sana ay sa third conference pa or Governor's Cup pa maglalaro. At yun na nga ang huling beses na nakita natin siyang naglaro sa PBA. Well, parang blessing in disguise pa nga ang nangyari sa Alaska noon dahil napagkampiyon ni Chambers ang kanyang team at siya uli ang naging import nila ng sumunod na conference kung saan nakuha na nga nila ang 1996 Grand Slam. Naglaro pa itong si Hamilton sa iba't ibang bansa sa Europa sa loob ng 9 na taon bago tuluyang nagretiro noong 2004. After naman ito ay naging trainer at coach siya sa iba't ibang mga basketball teams at sa ngayon nga ay naninirahan na ito sa kanyang bayan sa Mississippi at patuloy na nagtitrain ng mga basketball players. At ito, alam nyo ba na si Derek Hamilton at ang dating import ng Red Bull na si Antonio Lang ay magpinsan? Ngayon, alam nyo na. Since nabanggit ko na si Antonio Lang, siya naman ang susunod nating kakamustahin. Member ito ng Fab Four noong college sa Duke University kung saan back-to-back champion sila noong 1991 at 1992. At alam nyo ba naka-teammate pa niya sina Grant Hill, Christian Laettner at Cherokee Parks? Nakakuha naman ito ng Phoenix Suns noong 1994 NBA Draft at ilang teams din ang kanyang napaglaruan. After noon ay naglaro naman siya para sa Continental Basketball Association bago tuluyang napunta sa PBA at naglaro para sa koponan ng Barako Bull Thunder noong 2001. At dahil naman sa ganda ng ipinakitang laro nitong si Antonio Lang ay siya ang nahirang na best import at naibigay pa niya sa Red Bull ang kanilang kauna-unahang kampiyonato. After ng stint niya sa PBA ay naglaro naman ito sa Japanese Basketball League kung saan nga naging assistant coach pa siya ng 4 na taon bago tuluyang naging head coach. 2014 naman nang kinuha siya ng Utah Jazz sa NBA para maging part ng coaching staff nila kung saan tumagal ito ng 5 taon. Ngayong taon naman ay assistant coach na siya ng Cleveland Cavaliers. Sunod naman nating kakamustahin ay itong si John Best.
second round pick ito ng New Jersey Nets noong 1993 pero nakat din naman agad bago pa man magumpisa ang season. Naglaro muna ito sa iba't ibang bansa sa European League bago napunta sa PBA kung saan apat na beses siyang naging import. Una ay noong 1995 para sa koponan ng San Miguel Beer, 1997 at 1998 para naman sa Shell Turbo Masters kung saan napagkampyon niya pa ito, at 1999, ito ang huling taon niya ng paglalaro sa PBA. Isa ito sa mga import na kayang maglaro sa lahat ng posisyon at bagamat malaki siya ay kayang-kaya niyang magdala ng bola. After naman ng karir niya sa PBA ay ilang taon pa itong naglaro sa abroad bago tuluyang nagretiro noong 2008. Nang magbalik naman siya sa Amerika ay naging abala ito sa pagiging DJ at ngayon nga ay general manager na ng isang radio station. O ito kaya, naaalala nyo pa? Si Silas Mills. Produkto ito ng Utah State University at una natin itong nakitang naglaro sa PBA noong 1998 Centennial Cup. Naglaro pa nga ito kasama si Tim McClary kung saan nadala nila ang mobile line or talk and text na ngayon sa kanilang kauna-unahang kampyonato kalaban si John Best at ang team ng Shell Turbo Masters. Nang sumunod na konferensya naman ay muling nagtapat ang koponan ng mobile line at Shell at sa pagkakataong ito ang Shell naman ang nanaig. Ito rin ang taon kung saan nahirang na best import si Silas Mills. After ng PBA ay naglaro pa ito ng ilang taon sa Europa bago tuluyang magretiro. After naman ng retirement ay nag-focus siya sa pagtuturo ng basketball sa mga kabataan at ngayon ay head coach na ng isang basketball team sa Amerika. O ito, malamang naaalala pa din ito ng mga fans ng Hinebra, si Henry James. Well, produkto ito ng St. Mary's University kung saan siya ang star player noong college. 8 years din itong naglaro sa NBA mula 1990 hanggang 1998 kung saan naglaro ito para sa team ng Cleveland, Atlanta at marami pang iba. 1996 naman nang mapunta ito sa PBA at maglaro para sa koponan ng Hinebra San Miguel. Ilang beses din itong gumawa ng mga game-winning shots na nagpasaya naman sa mga manonood. After ng kanyang PBA career ay nagpunta naman ito sa CBA at naglaro sa iba't ibang mga teams. At eto, 2006 naman nang mahulihan ito ng cocaine at masentensyahang makulong noong 2007. Sa ngayon, ang balita natin ay nakapiit pa rin daw ito sa bilangguan. Panghuli naman natin kakamustahin ay itong si Gerald Honeycutt. 1997, na-drop ito ng Milwaukee Bucks kung saan dalawang taon din siya naglaro at isang taon naman para sa Portland Blazers. After ng kanyang NBA career ay napunta naman ito sa CBA or Continental Basketball Association bago napunta sa PBA para maglaro sa koponan ng Talk and Text noong 2002 kung saan nahirang siyang best import. 2005 naman nang magbalik PBA ito at nakuha ang kanyang pangalawang Best Import Award. Naglaro pa ito sa iba't ibang liga sa buong mundo kagaya ng Greece, Russia at Lebanon
bago tuluyang magretiro. Ang balita natin ay may business ito at naninirahan na sa Dallas, Texas. So, yan muna ang ilan sa mga dating PBA imports na ating kinamusta. Kung meron pa kayong mga request na gusto nyong idagdag sa susunod nating segment, ay i-comment lamang sa baba at sasama ko sila sa part 3 ng ating PBA imports balik tanaw. Salamat muli sa inyong panonood at sa mga kabasketball nating hindi pa subscriber ay mag-subscribe na po kayo para araw-araw updated ka sa mundo ng Pinoy basketball. Well, hanggang sa muli.